Hello guys! Today guys, mag-trim po ako ng aking buhok. Ipakita ko sa inyo kung paano ako mag-trim ng buhok ko. Ayan po, ina-iron ko muna siya para mag-straight siya, para madali ko siya ma-cut, para magpantay siya. Ganyan lang po yung ginagawa ko. Ako lang po yung nag-trim ng mga buhok ko. At saka ako lang din nag-style ng mga buhok ko. Para kasi makontrol ko yung kung ano yung gusto ko. Ayan. Suklayin natin siya hanggang sa magustuhan mo na yung kan. O, kapag okay na siya. Ayan. Uy. Ayan. Ayan, pinainit ko na yung plancha at saka pinaplancha ko lang yung buhok ko para mag-straight siya, para hindi siya buhol-buhol kapag gupitin ko siya mamaya. Ganito lang yan guys, yung ginagawa ko kapag gusto kong itriman yung buhok ko. Ako lang yung nagtitrim ng buhok ko. Ayan. Ayan. Tapos, kuha lang tayo ng pangtali natin sa buhok. Ayan, itali, i-half natin, itali natin yung buhok natin sa dalawa. Ayan, ganyan. Tali lang natin siya. Kapag satisfied na kayo, ayan, mag-start na kayo ng paggupit. Pero, kailangan yung eksperto din kayo magawa nito kasi baka gupit kayo nung bukupitin. Huwag nyong gayahin na lang kapag kwan. Pag hindi kayo marunong magupit ng buhok niyo, baka kasi magkambang ba yung hindi pantay, kaya maging sayang na yung buhok niyo. Ayan. Tapos kuha lang tayo ng gunting ng maliit, tapos harap sa salamin or harap sa camera. Tapos, kailangan maging pantay yung gupit nyo. Tapos, kung gusto nyo, kung saan yung gusto nyo, hanggang haba, ganyan lang sa akin. Yan. Triman ko kasi medyo kasi siyang kwan. Kailangan maging pantay siya sa kabila. Ganyan. Ayan. Tada! Tapos tanggalin natin siya. Tapos suklayin natin ulit. Tapos magharap tayo sa salamin. Tapos kuha ka ng extra na mirror na maliit. Na hand mirror siya. Tapos iharap natin sa likod para makita natin kung pantay ba o hindi. Tapos kuha muna ako ng pangpatungan kasi hindi ko mabot yung SPU, yung mirror. Hindi ko siya mabot yung salamin. Kaya... Ayan, pagupitin lang natin siya ng medyo pantay kasi medyo may hindi nagpantay doon. Tapos, pagtapos ulit niyan, punta ulit kayo sa, sa salamin, harap ulit kayo doon. Tapos, mag-trim ulit. Ayan. O, diba? Tapos, kung may luma, suklayin natin ulit siya kung may kwan pa siyang hindi nagpantay, kaya
Ganyan lang guys yung ginagawa ko pag ako lang gupit ang buhok ko. Ayan. Parang okay na siya, pero try ko pa rin siyang mag-ikwan kung okay na siya. Ayan, suklayin natin yung dulo kung pantay ba o hindi. Ayan, di ba? Pantay na siya ata. Ayan, ganyanin lang siya kung magpantay siya. Ay, hindi naman natin kasi yung buhok ko dati kasi para siyang V, kaya hindi lahat mapantay. Pero yung nasa gitna talaga yung kailanganin natin trim-triman para hindi siya maging taas-baba yung paggupit. Sensya na kayo kasi yung asawa ko doon si Taas, may kausap din siya. Ay nako. Ayan guys, ayan may pinakita ko sa inyo sa kwan kung ano yung kwan. Parang pantay na rin siya o parang okay na ata siya. Ayan. Kung kaya ninyong magsuklay patalikod, gawin niyo. Kasi ako kaya kung magsuklay patalikod eh. Ayan, planchahin na lang natin ulit siya kung may makita pa tayong parang hindi siya nagpantay. Kaya kailangan natin siyang i-planchahin ulit. Ayoko rin kasi masyadong mahaba na buhok kasi ano, may color kasi yung buhok ko, medyo malagkit at saka ano, nagda-dry siya sa, hindi masyadong dry yung buhok ko sa dulo, kaya kailangan kong patulan din minsan. Kasi nagda-dry siya kapag matagal. May treatment naman ako sa buhok ko. Kasi naglalagas kasi yung buhok ko minsan, kaya hindi, ayaw ko nang masyadong mahaba ng buhok. Yung katamtaman lang sa akin. Ayan, malakas naman yung busis ng asawa. Uy, parang buong bahay marinig yung busis niya. Yan, di ba? At saka mahilig lang ako sa yung kwan lang yung pantay. Ayoko yung may mga style-style na buhok kasi dito sa Sweden mas makwan ano, mas ano yung mga ganyang buhok ba yung parang pantay lang siya. Wala siyang masyadong kwan, wala siyang masyadong style. Ayan guys, di ba? Ganun. Ganyan lang yan. Happy ako sa resulta. Naging kwan naman siya. Naging okay naman siya. Okay naman yung paggupit ko. Tapos lagyan natin siya ng anti-hair.
Lose from Dr. Santi. Ito so guys, mabango to siya. Pwede din to siya before ka mag-shower. Ilagay mo sa yung sa anit mo. Tapos ano hanggang ka sa 30 minutes babad mo yung buhok mo. Eh, sa akin kasi kapag magpaligo, na maligo naman ako, niraramihan ko ng lagay sa buhok ko. Kasi kapag marami, iba kasi itong oil kasi yung ginamit ko kasi makuhan siya yung kapag marami, malagkit siya. Kapag maliit lang, yung pahid-pahid lang, okay siya. Para yung dry sa dry sa dulo lang yung nilalagyan ko. Hindi naman siya dry yung buhok ko. I mean, yung para hindi siya buhol-buhol ba. Yun. Tapos kung maligo ako, naramihan kong lagay para kasi kwan. Para maging epekto yun sa aking protection sa aking ano, sa aking balat sa buhok ba. Para hindi siya maging loose. Para maging strong yung hair ko. Maganda diyan siya si maganda diyan din guys kasi kwan mabango. Ayan. Yan tapos na. Yan pong aking gupit-gupit today. Hi guys, salamat sa pagtingin. Bye-bye, see you next time. Bye-bye. Kau